everyone! Welcome back to my channel. Sobrang gusto ko talagang i-share to. Napakatagal na. Last February, I started with a series on my Instagram account, Grateful Mondays. So every Monday, I post a photo, sinasabi ko kung ano yung mga small things that I'm very thankful for that day. I think this is a good movement to inspire other people na maging grateful for the smallest things that you have in your life. And kaya ko to ginawa ng every Monday para it sets the tone of your week, meaning maging positive tayo sa umpisa pa lang ng linggo natin. Dahil dyan, ang dami ko nakukuha rin ng mga comments and nakakatuwang sharing nila, nag-inspire sila ng positivity rin sa akin. So I'm gonna read to you some of the comments I received from the last Grateful Monday post that I did, which is about my gratitude for my single mom experience. So, let's start. From Anna Ochige, proud single mom here. I had my daughter when I was 19. Being a single mom, kailangan ko i-juggle ang pag-breastfeed, studies, at work noon. Good thing, very supportive din ng family ko. Sila nagbabantay kapag busy sa work or studies. Nung graduate ako at 24, I already have a 4-year-old kid. Wala akong pinagsisihan sa lahat. It made me stronger and be the best version of myself. Now I'm getting married to a man na tanggap kami ng baby girl ko ng buong buo. Tanggap din kami ng family niya. There's always a room for improvement and second chances. Kudos sa lahat ng single parent. Naku, Anne, congratulations to you sa lahat ng pinagdaanan mo and nakakatuwa na na-juggle mo lahat ng responsibilities mo. At a very young age, of course, napakahirap din naman talaga maging single mom na bata ka. Ang dami mong dreams and nakakatuwa na nakuha mo yun lahat. Tama ka, there's always a room for improvement and there's always second chances. And I'm happy for you. Fatima Ginto said, "Hi Ma'am LJ, like you, I'm also a single mom for 8 years. Napansin ko lang po kasi dati, anak ko, every time na nasa labas kami, pag may nakikita siyang bata, nakasama nila yung dad nila, parang naghahanap siya ng father figure. Pero ina-explain ko na lang na kami na muna, wala muna yung dad niya. Tama po ba yun?" You know, I always believe na kailangan maging honest tayo sa mga anak natin. Not all the time we can protect them from the truth. Not all the time we can protect them from the world. So, tama na you become as honest as possible. Pero syempre, andun tayo sa level na maiintindihan nila. I-explain natin sa kanila na makukomprehend ng age nila before kay Aki. Lagi kong sinasabi sa kanya na si God yung katuwang ko sa pagpapalaki sa kanya. So maybe that's something that you also want to tell your kid kung believer ka. Basta ang importante dyan is honesty. Nurang Exkandeng, I hope I said it right, said, "Nag-start pa lang ako sa ganyang stage. Mahirap pala, nung una in denial pa ako. Ngayon, natatanggap ko na, kaming dalawa na lang ng daughter ko. Sana makayanan ko din to. Naniniwala ako sa kakayanan ng isang babae." You'll be surprised, napaka-strong pala natin. Lahat nakakaya natin. At hindi lang isang bagay to, ah. Yung mga ginagawa natin ng sabay-sabay. Nagagawa natin yun ng very productive and very efficient. So, sure ako na magagawa mo rin yun at dasal ka lang. Next is Trixie_Stark. "That was a good advice for a single mom with a 9-month-old baby here." Tama po kayo, Miss LJ. Ang hirap po. Pero sobrang pawing-pawi yung hirap pag tinitingnan ko si baby. Nagsisimula pa lang ako pero alam kong kakayanin ko po ito. Nakaka-inspire po ang isang katulad ninyo. God bless you and your family always. Thank you. God bless you too and your family. And yes, mahirap. Pero pag nakikita natin sila na maayos, malusog, masaya, pawing-pawi talaga lahat. From I am Janet Clores, "Relate much. Single mom here. Buntis ako noon sa pangalawang anak namin nang iwan kami. Now, he's 15 years old na. Pag binabalikan ko yung panahong yun, naiiyak pa rin ako pero happy kasi nakaya kong bumangon ulit. No regrets na hindi swerte sa marriage kasi I have a daughter and a son na nagpapalakas sa akin. Nakakalungkot lang, kailangan kong lumayo para magtrabaho. As an OFW, yun ang pinakamasakit na part na wala ka sa tabi nila habang lumalaki sila.
yung hindi mo na maibabalik yung time na magkakalayo kayo. Nakaka-relate ako siya, not because I am an OFW, pero I was raised by a single parent na OFW din. So, alam ko yung sinasabi mo na sayang, na bakit ako naiiyak? Alam ko yung sinasabi mo na parang sayang, walang, parang kulang yung time nyo. At alam ko na ang time hindi na maibabalik. Pero you know what, Janet? Believe me, your kids will appreciate what you do. Alam mo ang maganda ngayong panahong to? Yung technology natin. So, make use of technology. Noon nga, nung sa nanay ko, wala pang video call, nagtitiis lang kami, landline. So, pag naubos na yung card niya, putol na yung tawag. So, tawag siya ulit next time. Video call na lang kayo lagi. Update na lang kayo parati. Tama ka na kahit na hindi ka pinalad sa love life, alam mo, sobrang laking blessing talaga yung mga anak natin. Kaya mo yan. And make sure na lang na yung time niyo together ay quality time talaga. I'm sure na appreciate ka ng mga anak mo. Hirap naman ito. Sabi ni I am Maan and Lasa, I am OFW na naman. I am OFW single mama. My daughter is 12 years old now. Wow, laki na ko papunta na dyan si Aki. 2 months old pa lang siya nung iniwan ko. Special occasions ko na lang siya nakakasama and it breaks my heart na everyday hindi ko nakikita ang milestone ng anak ko. Thanks to technology, ayun, kakasabi ko lang, everyday kaming nag-uusap ng anak ko and as LDR kaming dalawa, nagagawa ko pa din siyang tulungan sa mga assignments niya at natuturuan ko siya sa mga school activities niya. Ngayon at may COVID, pinaplano ko nang umuwi ng Pilipinas. Bahala na kung anong plan ni Lord sa future namin. Ang importante na sa akin ay makasama ko ang anak ko. Dahil siya ang buhay ko, siya ang rason kung bakit, ano ba kayo? Kung bakit ako lumalaban sa hamon ng buhay. Thank you, Ms. LJ, for sharing your experience as a single mama. God bless. Yes, I agree nga, as I've said earlier, na make use of technology at nakakatuwa. Kasi alam mo, sa totoo lang, sometimes dahil nagtatrabaho rin yung nanay o yung tatay at kailangan pa rin tulungan sa assignment ng mga bata, kahit nasa same city lang sila, nagagamit pa rin ng technology. If you decided na umuwi na, bahala na si Lord sa future ninyo, I know na hindi ka pababayaan ni God. If God led you to decide to come back home para sa anak mo, I'm sure He will provide for you and your kid. Kayang-kaya yan ha. Laban lang. Huwag niyo ako paiyakin masyado. From Sherry_Alvis, Hi Mommy, paano mo in-explain kay Aki yung sitwasyon? Okay, like I said, kailangan talaga maging honest ka, as honest as possible. I made sure na I give facts. Pero syempre, iba yung explanation ko sa kanya nung 3 years old siya, nung 5 years old siya. Kasi every now and then, magtatanong talaga yung anak mo. Hindi mo talaga maiiwasan yan. Especially kapag nakakita na siya ng ibang family setup, syempre, mag-wonder siya. Mag-curious siya. So, with me, what I did with Aki before, tinanong ko rin siya kung ano yung nafe-feel niya, ano yung naiisip niya. Basta, as long as honest ka, it will be okay. Make sure lang na you talk to him na appropriately according to his age or her age para mas maintindihan niya. At hindi siya isang usapan lang, tapos na maintindihan niya agad. So, magiging parang regular usap niyan. Just guide him. Yun ang importante, nandun ka and nafe-feel niya yung love. That's the most important thing. From Sonchay, matindi din dati ang discrimination sa mga single mom, lalo na para sa isang 18 years old na katulad ko. Pero with the help of my parents and family, nakaya kong tumayo at nag-aral ulit because I know hindi pwedeng i-discriminate ka na lang lagi ng mga tao. Kaya nag-aral ulit ako at nakapagtrabaho. Now, I am married, happily married with 3 kids. Wow, Sonchay, that is a very inspiring story and tama ka. Pero syempre na-appreciate ko na hindi na as bad as before. Pero, you know, hindi natin maaalis yung discrimination. People are entitled to their own opinions. Pero dapat lang we set our minds na kung ano yung priority natin. Syempre, priority natin, anak natin, family natin. Kailangan lang maging resilient ka, you stay strong. Ang galing mo nga na nag-aral ka
at nagtapos ka at nakahanap ka talaga ng magandang trabaho, and I'm very happy to hear na tatlong anak mo and you are happily married. Basta tayo mga mommies, stay humble. Ituro din natin sa anak natin eventually ano yung mga naging experience natin, ano yung mga tama at mali din. Binibining underscore Amir. I'm also a solo parent since I gave birth to my only son who's 20 years of age and he is also a PWD. Hindi ganun kadali ang pinagdadaanan na naming mag-ina. And until now, mahabang pasensya at pangunawa ang kailangan kong ibigay sa kanya. And looking back, for the past years, masasabi ko na we are survivor. Binibining Amulet, saludo po ako sa inyo. Na alam kong challenging po talaga ang experience ninyo. And you are so brave and so strong. I know ito ang binigay sa inyo ni God kasi ganyan kayo kalakas. Ganyan kayo ka-strong. You inspire me. Kasi syempre, normal po yun na kunwari, may mga anak ka, makukulit, di ba? Sabay-sabay sila nagsasalita. Syempre, yung patience natin as human beings, limited. Pero you inspire me na nasa-stretch yun. Di ba? Dahil mahal natin anak natin at gusto natin silang alaga. God bless you po. Sabi naman ni Sire_model, Max Model, I am also a single mom for almost 4 years now. My son is turning 7 this September. Aside from being a single mom, I am also a special mom. My son is within the autism spectrum. And I am so proud of him. I love him more than my life. He's the very best reason why I strive harder every day. Being a single mom is a tough yet very rewarding job. I wouldn't trade it in any other position. I work at home as a baker, and from there, I got all the finances and support I need to sustain my child's needs. I am a proud single mom. Hooray to all super moms! Dapat stay healthy at safe tayo kasi may angel na umaasa sa atin. God bless mommies. Tama ka dyan, Saira. Kailangan we take care of ourselves kasi doon din tayo kukuha ng lakas para maalagaan natin yung mga anak natin. And I admire you and you inspire a lot of mommies. Yes, to striving harder every day at gusto mo magpadala ng binibake mo. Pwede rin. Okay. Sabi ni Osnowsom. Yun. Single moms are bulletproof. I myself am one and I hated being told that girl is kawawa. That my girl is kawawa. We both are at our best right now because we had to stick together and we had lots of love from friends and family. Hooray for single moms! Yes, hooray talaga for single moms, and single moms are really bulletproof kahit anong bala pa tumama sa inyo. Talagang resilient at hindi talaga tayo magba-back down. That is very true. Ayoko rin yun. Ayoko na sinasabi na kawawa for being a single parent. And ayoko rin nung nakakarinig na sinasabi na kawawa naman yung anak ko. Having a single mom to raise you is an extraordinary experience. Naniniwala ako dun. I myself experienced it. Makikita mo kung gaano ka-resilient ang isang babae. Makikita mo ano ang meaning ng hard work. Makikita mo kung ano ang meaning ng unconditional love. Hindi kawawa kasi walang kulang. Dahil punong-puno ng pagmamahal ang isang single mom, ang isang nanay, ang isang single parent, whether single mom or single dad. Punong-puno ng pagmamahal yan na ibinibigay sa kanilang anak. Yes, there will be challenges. Life is not perfect. Whether you are a single mom, whether you have both parents with you, life is never perfect. Ang sinasabi lang po natin, kakaiba rin talaga experience ng isang single mom or raised by a single mom. I hope this episode inspires a lot of women, single mom, single dad, single parents out there. I know it's difficult kasi dapat dalawa kayo eh, di ba, na raising your kids. With the turn of events, with the circumstances that are given to you, ikaw lang mag-isa, pero know that you are not alone in raising your child. You have God, you have your family, you have your friends. And ang importante, iparamdam ninyo sa mga anak ninyo na mahal niyo sila and set
as an example of love, hope, strength, hard work to your children. So I hope you like this video. I hope you can subscribe to my channel. And if you have comments and suggestions, just place it on the comments below. Meron kayong ibang topics that you want me to cover, I would gladly do so. Just let me know. Thank you for watching the video. Till the next video, bye!